The Presidential Anti-Organized Crime Commission will file criminal complaints against the suspended Bambana Tarlac mayor for her alleged involvement in illegal pogo operations in her town. Here's the report. Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go will face more legal troubles. The Presidential Anti-Organized Crime Commission, or PAOC, will file criminal complaints against Go. They said they found more evidence linking Go to illegal pogo operations in Bamban. On Tuesday, we will meet as a body to finally decide on the charges. Kasi medyo marami ho. To be honest with you, there are a good number of criminal charges that we could file against the mayor of Bamban. So ang usapan namin kagabi was we would focus on the most serious and the most and the non-bailable charges first. Then we will follow through with the other charges later on. Hayaan mo na lang sa Friday pag file namin, hayaan mo na lang mabigla kung gaano kadaming counts. Baka basta marami. The ombudsman previously placed Go under a 6-month preventive suspension amid the ongoing investigation into her alleged ties with Pogos. Go accepted the suspension but insisted her innocence against the accusations. Meanwhile, PAOC has finished raiding the 10-hectare Pogo compound in Porac, Pampanga. They are also planning to file criminal complaints against the alleged Pogo torturer identified as Wu Lifeng. PAOC said the case against Wu got stronger because of the photos of 2 dead Chinese nationals found in his phone. If found guilty, Wu might be imprisoned in the country for until 6 years. Pag yan ay turo yan. Ano yan, kasama sa kakasuhan natin ng human trafficking. Mm-hmm. Pag naituro yan, anong Google Pay yan, ha? Oo. Tapos, ma-detain muna dito yan, mapupulong, masisintensyahan. Pag na-serve niya na yung sentence niya, tsaka siya i-deport. Yun. Yan ang magandang gawin. Talaga, kasuhan nyo na yung mga dapat kasuhan. At number one nga nito, si Mayor Alice Kuo. Para matapos na, di ba, yung mga usapin at saka... Kasi medyo nalilis yung kwento yes. About nationality and ano. Let's first link her to the Pogo, if there are any links. And then we move on from other cases that she's probably... or issues that she's lying about. Mm-hmm. Kasi yun ang important ngayon eh. We have to address itong link niya and possible links sa iba pang politiko sa Pogo. Yes. And then close down once and for all Pogos. Kasi wala talaga na idudulot na kabutihan ito. And it's good that you mentioned yung iba pang link ng mga politiko sa Pogos. Dahil pag-usapan din natin yung sa Porac, Pampanga, di ba? Ilang months sila nag-ooperate doon. Hindi malaki yung sa Porac eh. Hindi ba alam ng mayor, hindi ba alam ng governor doon kung ano yung nangyayari doon sa napakalaking property doon sa loob noon, 'di ba? So we have to take a look at that. Wala tayong sinisisi, wala tayong allegedly lang naman lahat ng ito. So yun dapat makita natin. Ako diba? I find it hard to believe na most mayors would not know kung ano yung nangyayari sa turf nila, di ba? Sa turf nila, especially pag pogo operations na ito, na pwede mong silipin kasi alam mo naman mainit. It's because ang laki-laki ng mga establishments sa mga pogo. Ito mga mayor nga na mga prostitution din na nare-ready na, maliliit na prostitution, alam nila. Exactly. Kasi may mga informant yan. Mga malalaking pogo na lantaran gumawa ng illegal operations, hindi nila alam. Oo. Naman, kaya, totoo, napakalaking... ano yan? Question mark, di ba? Sa Tarlac nga eh, sabi nung governor nun, pinagbawal na niya ever since 2021 pa, if I'm not mistaken, ang Pogo doon. Pero nag-flourish ang Pogo doon under Mayor Alice Go's administration. So dapat love, ano eh, feast of love and sacrifice. Yes. At saka, nakainit ang ulo ko sa mga balita. Last na, kasi tsaka para dun sa nangyayaring yung ginagawang Senate hearing, di ba, in aid of legislation, dapat din mapag-usapan na dyan ano mga yun dapat gawin. Yeah. Di ba, ng different stakeholders here, like PSA, Bureau of Immigration, even DOLE, dahil sila nagbibigay ng working permit dun sa iba. What else, di ba? Para malaman natin kung ano yung mga dapat baguhin. Dahil nagkakaroon nga ng mga loopholes dito at kaya nangyayari itong mga illegal na magtuturoan sila kung sino may responsibility kasi na foreclosure and allowing them to proliferate, di ba? Mm. So, dapat magkaroon ng unified response. Just like what we had sa COVID, di ba? Yeah. We had a unified response, di ba? Na eliminate natin yung IATF. I-eliminate nila yung turuan at hindi ako eh, pagkore, hindi, si mayor eh.
they're pointing fingers at each other. Wala ang nare-resolve. Humahaba ang usapan. Exactly. Ininit yung ulo ni Diego. Our Muslim brothers are teaching us to have love, peace, and sacrifice in our hearts.